Hindi ko alam kung anong mangyayari, hindi ko alam kung anong sunod. Alam ko lang nainita na ako dito. Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So meron tayong request na sobrang dami na naman nag-comment sa aking YouTube dahil meron daw itong upload si tawag ito, Kiko Matos. Nagtataka ko, may tanong ako na bakit kailangan niya magdemanda. So ngayon, alamin natin kung bakit siya magdedemanda. Kasi parang dahil sinapok siya, magdedemanda siya, sanay naman siya masapok kasi nag-MMA siya, baboxing siya, tapos hindi naman siya na-injury. So tingnan natin kung bakit, ha? So umpisa na natin. Sa mga nag-request nito, para sa inyo to. Yo! Yo! Dito tayo ulit, Kotse Series. Pag-usapan natin si Rendon. Pag-usapan natin lahat ng nangyari. Okay? Okay. So alam nyo naman, inimbita ako ni Makagago sa Battle of the YouTubers para mag-commentate sa basketball game nila Jonah Rensbrusco versus Rendon Labrador. Natupad ang plano ni Mr. MG na magpang-abot yung dalawa kasi malamang kaya niya inimbita yan si Kiko kasi may hidwaan na yan. So magiging magaganda yung eksena sa event na yun kung nandun si Kiko. Kaya lang, hindi nila masyado na-control. Masyado mabilis yung pangyari na nagkabangga itong dalawang to. Pero para sa event ng Battle of YouTuber, maganda para sa event yun. Kasi napag-usapan, nag-trending, at siguradong tuloy-tuloy ang event at saya natin. Okay, ngayon, nagpaalam ako kay Makagago noon kung pwedeng trumash talk. Inayagan ako ni Makagago na mag-trash talk. Bakit ako man ta-trash talk? Ha? To make things interesting, okay? See? Tama sinabi ko. Alam niyo kung bakit tumatama sinasabi ko? Showbiz to eh. Siyempre, may background ako sa showbiz. Alam ko yung mga ganyang thinking. So, ABS-CBN, number one dyan. Things interesting. Walang masama sa trash talk. Normal lang ang trash talk ngayong panahon na to. Lalo na sa panahon ng Mobile Legends. Panahon to ng trash talk. Kung mapipikon... Ba't hindi naka-aircon si Kiko? Okay lang naman naka-aircon. Kasi pagka nagbumukbang ako, dati ganyan din akala ko pag nagbibideo ko, masama sa camera yung aircon, masyado rinig. Hindi yung masyado. So, okay lang na hindi siya mag-aircon. Wala lang. Ka sa trash talk, alam nyo ang kasabihan, ang pikon ay laging talo, di ba? Di ba? Ngayon! Natatawa ako sa... Ayun, karakter lang yan. Maniwala kayo sa akin, karakter lang yan sa YouTube. Hindi yan ganyan na ganyan sa totoong buhay. Pero masyado siyang ano sa karakter niya. Lagi siyang galit. It's effective naman. Dami yung subscriber. Labrador! Hindi mo kaya yung ano? Hindi mo kaya pag may nanta-trash talk sa'yo, ha? Okay lang para sa'yo pag ikaw lang. Ikaw lang nagsasabi na, bobo ka. Para sa'yo, okay lang. Pero pag ibang tao, hindi pwede, ha? Yun, ganun ba kakitid yung utak mo, Rendon? Oh, itayin natin yung sagot ni Rendon. Para mapikon, cheap shot pa. Buti sana ko inamon mo ako suntukan eh. Mas katanggap-tanggap ko pa. Pero hindi, ang ginawa mo, tira, sabay alis. Tapos yung mga dumidepensa sa kanya, ha? Gago pala kayo eh. Umalis, nawala. Nakita nyo ba kung asan siya? Oo, natamaan ako. Kaya ko, tinanggap ko. Pero sumunggab ako. Sumunggab ako, hinanap ko siya, nawala. Malamang kasi yung lakas ng sapat o yung sampal or kung ano man tawag doon, malamang medyo nag-grog ito. Ang lakas, nakita ko din talaga, ang lakas. So, hindi kagi siya maasugod. Nawala si Rendon. Supot. Pikon. Tira sabay alis. Ano yun? Ha? Ano yun? Okay? Oh. Sabi sa comment, hinila daw nung mga bouncer. May nakikomment sa video ko eh. Kaya lang, kahit na hinihila ka ng mga bouncer, dapat kung talaga gusto mo pang sugudin si Kiko, makikita sa camera na susugudin mo. Talagang choice na lang niya din lang magpunta kasi lamang na nga naman siya, nakasapok mo siya.
Oo, wala akong gante. Bad trip ako, walang bawi. Yeah, binapawisan ka na. Sabi sa'yo mag-aircon kasi, tol. Okay lang niya, hindi rinig sa camera. Okay. Calm down muna ako. Update ko lang kayo. Nakausap ko si Makagago. Ayaw daw ako labanan ni Rendon. Ay puta. Ayaw niya ng combat sport. Basketball. Hanggang basketball lang daw ay bibigay sa akin ni Makagago. Eh malamang nomad kasi sa sayo eh. Matalino nga yung isa. Nomad siya pagdating combat, sanay ka sa combat eh. Sa basketball, medyo dehado ka tol. Oh, mag-practice ka. Makagago. Ilabas nyo nga si Rendon. Sabihin nyo kung saan ko siya mahahanap. Rendon! Bakit ka natatakot? Ha? Bakit ayaw mo ko kasahan sa MMA? Bakit ayaw mo ko kasahan? Kahit anong combat sports? Ha? Hanggang basketball lang ba? Pambira? Kaya mo chumipshot? Pero hindi mo kaya makipagsabayan, Rendon? Supot ka pala eh! Magpakalalaki ka nga! Harapin mo ko, Rendon! Basketball? Tas ano? Doon tayo mamimisikal? Ano, chichipsad ka tas tatakbo ka ulit? Ganun ba? Supot ka, gago! Hindi ka tunay na lalaki! Ampaw ka pa! Laki mong tanga! Galit na galit? Tinabahan mo nga ako, pero okay pa rin ako, oh! Asan yung pasa? Salat. Nakita niyo yung ano yung video niya na meme na yung buko. Sabi mga tao talaga. Nang sabi lumubog, asan yung lubog? Wala mga tanga. Buhay pa ako. Itutuloy ko rin ang kaso. Tuloy ang kaso. Okay? Meron na akong big abogado. Slander by deed. Slander by deed. Yun ang advice sa akin. Slander by deed. Pero kung nakapagpa-medical ako, slight physical injury, kaya lang hindi ako nakapagpa-medical. Pero pwede pa akong, pwede ko pa rin siyang kasuhan. Mabutol lang ha. Kasi abogado yung lolo ko. Sa dami ng ganyang kaso, hindi matutuloy. Alam niyo bakit? Papahabain lang ng papahabain yung hearing, yung mga hearing sa korte. Papahabain lang ng papahabain yan. Hanggang sa magsasawa ka lang, tapos wala ka naman makukuha, magagastos ang kapababayad ko sa abogado. So, walang panalo dito. Kung magdidimanda si Kiko, walang panalo dito. Magagastosan lang siya, wala naman siya mapapala doon. Saka, isang sapok lang naman yun, di ba? Pagpasensyahan mo na lang, edi bumawi ka na lang. Kaya tuloy ang kaso. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung anong sunod. Alam ko lang nainita na ako dito. Putang ina pare. Yun ang gusto ko. Yun ang pinaka gusto kong linya dito sa video na to. May makagago. Ani Makagago, ni Kiko, nalito na ako, parang kalbo. Hindi ko alam kung anong mangyayari, hindi ko alam kung anong sunod. Alam ko lang nainita na ako dito. Mag-air ko nga kasi, tol. Paghahandaan ko si Rendon. Basketball, paano mo? May it be MMA? May it be boxing? Basketball! Or may it be basketball, yan. Paghahandaan ko si Rendon. Kaya mo yan, pwede naman eh, makakayaan mo yan, practice ka lang. Kasi pareho naman kayong, pareho hindi naman siya magaling ganun mag-shoot eh. Tapos, eto nakita ko siya kalaban si Keeper, ganun din. Pero mas lamang si Rendon. Pero kaya mo yan, matatsambahan mo yan. Doon. Tapos, doon mo sapakin. Mamaya, kakausapin ko si Eric Tai Eruption. Iva-vlog ko yon, i-update ko kayo. I-upload ko dito sa YouTube. Pagdating ko kay Eric Eruption, titingnan pa natin kung tatanggapin pa niya ako.
Pero salamat kay Eric Eruption dahil kahit na meron akong kakupala na ginawa sa kanya noon, tinanggap niya yung aking paghihingi ng tawad. Pupunta ako mamaya. Well, hindi ganoon kagaling mag-basketball si Eric Tai. Siyempre, nakikita natin sa TikTok lang. Pero siyempre, doon siya lalapit kasi 1 million followers yun. Kakausapin ko si... Alam ko na mga thinking ng mga yan eh. Ganun talaga. Well, yun talaga, di ba? Kung saan yung makakaganda sa karir nyo, yun yung gagawin nyo, di ba? So, okay lang yan. Normal yan. Si Eric Eruption. Kahit anong laban, para lang makatapat si Rendon Labrador, para lang makagante, kahit isa lang. Init na, init na. Gagawin ko. Eric Eruption, sana talaga. Matanggap mo ako at mag-insayo tayo, kaya Rendon, mag-umanda ka. Di pa tayo tapos. Pero tingin ko hindi pa pa si Eric. Tingin ko lang ha, kasi si Eric, kasama kayo sa modeling dati, hindi siya yung nakikisaw-saw sa mga ganyan. Kasi ano yun eh, ang tawag doon, ang kanyang religion ay Mormons. So, malabang hindi makaaganda yan, kasi di ba away yan eh. Hindi makaaganda doon sa religion niya, sobrang religious ng taong yan. Kaya tingin ko hindi papayag. Tuloy ang kaso, tuloy ang laban, tuloy lahat. Paninindigan ko ang ginawa ko. Kaya yung mga haters dyan, tuwan-tuwa kayo dyan kay Rendon Cubridor, Rendon Tirador. Ha? Reaction video ko to, mamaya ako naman ang awayin nito ha. Tol, bati tayo ha. Tuwan-tuwa kayo dyan. Yan, ang kaya niya lang minor de edad na babae na walang kalaban-laban. Yun lang kaya niyang trustukin. Tandaan niyo yan. Ako, tatapatan ko siya. Kahit mas malaki siya sa akin. Kaya kayo, kuha ko sa inyo, kung wala kayong sasabing matino, manahimik na lang kayo. Ingit lang kayo sa akin dahil kaya ko yung ginagawa ko. Kayo, anong kaya ninyo? Wala po muna. Mambas! Well, ang dami kong nabasa ko yung mga comment ito sa video, kay Kiko. Takina, ang daming basher talaga, no? Sobra. Well, alam nyo, eto lang, Kiko, kung wala yung mga basher na yan, sabi mo nga kanina, nagta-trash talk ka, pampa-anghang ng event. So, yung mga basher na yan, pasalamat tayo dyan sa mga basher na yan. Kasi, kung walang basher, wala din namang ano eh, wala din namang anghang YouTube eh. Diba? Hindi magkakaroon ng kwenta, or hindi naman pwedeng puro-puri. Diba? So, pag nandiyan yung basher, is mas lalong gaganda yung community ng YouTube. Kasi diyan ka makakakuha ng mga idea. Katulad mo, nagbibigyo siya niyan kay Rebro at about sa mga basher, meron kang content. Ganun ka simple yun. Kaya sa mga basher dyan, salamat sa inyo. Ang ganood lang kayo, mga kayo, mga walang kwenta ako, gagawin ko to. Makaganti lang ako ng isang masaya na ako. Kung kumasapayan sa MMA, pambira. Buburahin ko yung pagmumukha. Magandang yung title ko dito, I love you, basher. or love the basher. Ayan. Nakikita nyo, paninindigan ko itong sinasabi ko, gagawin ko. Hindi nyo ko kilala. Tagal-tagal na panahon, lahat ng sinasabi ko, ginagawa ko. Kaya manood lang kayo. Mambash lang kayo naman, bash. Dahil dyan lang kayo magaling. Boom! Pawis na pawis si paring Kiko. Galing ng karakter niya. Well, alam niyo, mas maraming basher siyang subscriber at viewers. So, kailangan niya yung mga basher. So, ayun, request niyo. Natuwa ako kay Kiko. Grabe. Si Kiko, nakasama ko niya sa probinsyano. Pero hindi kami nakapag-usap niyan. Hanggang sama lang. Kasi hindi kami magkakasena. Sa isang movie na hindi natuloy, sa indie film na sundalo kami pare-parehas. Sobrang dami rin namin sundalo, so hindi rin kami nakapag-usap masyado. Pero okay naman siya sa taping, nakikita ko yun, okay naman siya. So ayun, maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli! I came from the mud, there's dirt on my head.